Dito sa bayan ng Apari, may noodle dish na pinipilahan, ang Mickey ni Ladit. Ang noodles nito, mano-manong ginagawa ng mag-asawang Cesar at Chato. Sikat na sikat dito sa Cagayan ang pansit, specifically pansit batilpatong. Ang tawag nila doon sa noodles nila, kahit na mukha siyang pansit canton, ang tawag nila doon ay Mickey. Pero kapag pumunta ka sa Apari, may kakaibang klase pa sila ng Mickey na ginagawa. Ang tawag, Mickey Niladit. Ano kaya yung Niladit? Tuturuan at sasabihin sa atin yan ni Kuya Cesar at ng kanyang asawang si Ma'am Chato. Tuturuan niyo akong magladit. Ano ba yung niladit? Ito ma'am, gagamitin natin yung borde. Flat-flatten natin. Ah, ang ibig sabihin ng ladit, flat. Oh, parang pipit-pitin. Oo, oh, ma'am. So ito parang making pinit-pit. Ano po itong gagamitin natin? Harina, ma'am. Lagyan natin ng tubig, ma'am. Ang nakakatuwa dito sa pamilya Garcia, sila na lang yung natitira ditong gumagawa ng Mickey Niladit na mano-mano talaga. Karaniwan kasi dun sa mga noodles na nabibili na natin sa Maynila o sa iba-ibang mga probinsya, gawa na sa mga factory. Pero dito, sa Apari, handmade pa rin ang noodles nila. So, hahalu-haluin lang siya. So pagkatapos ng 30 minutes, ayan, makikita natin, mas malambot na siya, mas pantay na siya. So okay na po ito. Oo, mahatiin natin at saka bibilugin na lang natin. Bibilugin. Naku, lalaki pala mga muscle mo dito, kuya. Ano na pong gagawin natin? Maglaladit na tayo. Hindi po sila nakontento sa Mickey lang. Kailangan pit-pitin pa para maging Mickey Niladit. Taga lang. Basta kasi kailangan pa, pipit-pitin lang. Oo, ma'am. Hanggang manipis. Hanggang manipis? Gaano ka nipis? Hanggang kasing nipis ng lumpia wrapper? Oo, ma'am. Oo, kuya! Hindi mo na kaya. Hindi ko na kaya yun, kung ganun. Para tayong gumagawa ng pizza. So, ibibilad na natin yung ating Mickey Niladit dito. Gaano katagal po natin ibibilad dito? 10 minutes lang! Kasi alam niyo mga kapuso, ang probinsya ng Cagayan ang isa sa pinakamainit na probinsya sa buong Pilipinas. Sobrang notorious ito pagdating ng summer. May mga taong nahi-heatstroke dito dahil sa sobrang tirik na araw. Hihiwain natin, ma'am. Hihiwain na? Oo, ma'am. Parang ganyan? Dahan-dahan makalusugat. Ilang hiwa po? Kahit tatlo. Isa pa? Okay. Tapos? Patung-patungin, ma'am. Patung-patungin natin. Lagyan natin ng harina. Tapos po, anong gagawin? Gitin na. Ay, maliliit na. Gano'ng kaninipis? Oh, ganyan kaninipis! Matapos itong hiwain ng maninipis, muli itong ibibilad sa araw sa loob ng 10 minutes. So, ito na yung nagawa nating Mickey Niladit. Hindi pa tuluto. Siyempre, may special recipe itong sila, Mami Chato. Alright, so, ang una po natin gagawin ay maggisa ng bawang. Anong susunod na ilalagay? Yun. Bango! O, pagkatapos po ng baboy, ah, hipon! Ang sarap naman itong ating pansit na to. Kompleto sa sahog! Ngayon, lalagay na natin yung ating manok. Ito, nilaga rin ito dun sa may atswete. Ilalagay na lang po dito. Ah, ilalagay na natin saan po? Isa ko mo lang sabaw po. Sabaw? Bakit po orange yung sabaw? Atswete ha. Alright, so ito na yung ating red soup. Tapos ano po yung lalagay nyo? Bagoong. Bagoong? Anong klaseng bagoong? Sidang bagoong. So, lagyan natin ng konting asin at mga pampalasa. Tapos, ilalagay na natin yung ating Mickey Niladit. Ayan, lumutang na. So, luto na to. Alright. Uy, ay hindi pa pala tapos. Meron pa. Yun, no? Ito yung pampasarap eh. At kung gusto ninyo ng may itlog, yan. Bonggang-bongga. Narito na ang ating Mickey Niladit. Kain na. Mangantayon ng Mickey Niladit. Eto na. Ay, sarap. Sarap, mami ah. Ang sarap. Lasang parang mami. Para kang kumain ng mami. Pero dahil ang ginamit bagoong, meron siyang kakaibang flavor. Eto, titikman na natin yung mismo Mickey Niladit. Mmm.
Ang lambot ng noodles. Ang sarap. Kasi minsan yung mami masyado siyang matigas, pero ito ang lambot-lambot ng noodles niya. Kasi Finlaten pa nila. Para siyang isang version ng mami, pero mas malambot yung noodles. Ang sarap, mami. Sa loob ng 4 na dekada, pagluluto at pagbebenta ng Miki Niladit ang naging hanap buhay ng mag-asawang Cesar at Chato. Hanggang ngayon, mabentang-mabenta pa rin ang Miki Niladit sa mga Cagayano. Araw-araw mula alas 3 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, aabot sa 15 kaldero ng Miki Niladit ang naluluto nila. Dahil sa Miki Niladit, napagtapos nila ang 4 nilang anak sa kolehiyo. Aking mga magulang na yumaon na si Mrs. Paula Bautista, saka si Mr. Alberto Bautista. Sila po ang aking mga magulang na kaisip na pagtinda noon ng Miki na negosyo namin ngayon. Sa kanila po namin naman na aming pinagkakakitaan ngayon na negosyo. Mula noon po ang aming mga sangkap sa pagluluto ng aming paninda ay ganun po, ganun pa rin po hanggang ngayon. Hindi namin naisip na magpagawa ng iba kasi ma'am, mag-iba ng tema.